So, magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay gagawa tayo ng hagdanan mula sa pagkakating ng angle bar, pag-wielding ng mga steps, pag-wielding sa ating landing, paglalagay ng mga steps, paglalagay ng mga railings hanggang sa matapos ito. Pero bago muna ang lahat, intro muna tayo. So ito nga pala yung resibo mga boss sa ating biniling para sa ating hagdanan. So sa total of 5,000 yung nagasto natin sa ating hagdanan mga boss at saka sa ating railings. Ganyan. So kayo nang bahalang magbasa mga boss sa presyo mga boss. So bali apat na 1.5 na angle bar at saka isang 2 inches na angle bar at tatlong square bar at loading square tube na 1 inch. At ito yung binili nating 5 piraso na 2x2 na square tube. So ito yung gagawin nating railings at saka handle ng ating hagdanan. So una, magka-cutting tayo ng mga angle bars para gawin nating steps. So unahin natin yung maliliit mga boss. Ang lapad ng ating hagdanan mga boss is 10 inches by 29. So gumawa tayo ng isang marking mga boss. So yan yung ating magsisilbing guide sa lahat mga boss. So yan, tapos na tayong mag-cutting lahat mga boss. So i-weld natin. Bali yung welding natin ay nakasit sa 114 kasi angle bar naman yung ating wini-weld. So tataasan natin ng amperahe para matutunaw talaga yung angle bar at weld na weld yung ating mga steps. Yan. So bali yung gamit nating welding rod mga boss ay Fuji na number 12. So bali ito yung gagawin natin guide mga boss sa lahat. Itong isa to. Bali naka-weld na tayo ng 4 mga boss. So yan, napansin niyo yan, may guhit na yan mga boss. So gumawa tayo ng guide dyan sa plywood na yan mga boss para hindi na tayo magsusukat mga boss. Magbabutas tayo ng 3 inches mga boss. Yan, para gawin nating support. So dyan natin i-weld yung ating mga steps at saka yung ating landing mga boss. Yan. So magbubutas tayo ng 3 inches na lalim. A few moments later. Yan mga boss, so nabutas natin yan lahat. So bali sa landing mga boss, 3 butas yung ginawa natin at sa mga steps ay dagdag 2 butas lang yung ginawa natin mga boss. Yan. So habang ininis yan ni Mrs. yung mga kalat yung mga kalikabok mga boss. So dito sa labas mga boss ay nagka-cutting ako ng mga tigpo 4 inches na mga bakal. Maghahalo tayo ng pure na masa at i-inject natin doon sa mga butas. So bago natin ilagay yung ating mga bakal, 12mm na bakal po ito mga boss. Matutuyo na ito mga boss. Bali pininturahan ko muna ito bago natin ilagay. Bali hindi po lahat ito ay 12mm. So may 10mm din nahalo mga boss ito. So 10mm to. So yun mga laki, pero mas majority nito mga boss ay 12mm yung ginamit ko para mas matibay yung ating mga hagdanan or yung ating mga steps. So ito na mga boss, mag-i-inject na tayo mga boss ng pure na semento mga boss. Yan, so ini-inject natin yan doon sa mga butas tapos nilalagay yung ating bakal. Yan mga boss.
So yan, makalipas ng kalahating araw mga boss, so pwede na natin ilagay yung ating mga steps at saka yung ating landing. So bali yung unahin natin mga boss is yung landing. So magsusukat muna tayo. Maglalagay kasi tayo ng dalawang poste dito sa landing mga boss para mas matibay yung ating hagdanan. So dapat meron tayong poste. Yan, so at gagamit tayo ng level bar mga boss para magiging level yung ating landing mga boss at nasa hulog lahat. So itatacking muna natin to mga boss lahat. So mamaya natin to ipa-final weld pag meron na yung poste mga boss. So bali mag-isa lang kasi tayong gumagawa nito kaya gumawit tayo ng tali mga boss. So ito na mga boss, meron na tayong nakating na poste. So yung gagamitin natin poste mga boss ay 2x2 na square tube, bali 1.5 mm yung kapal nito mga boss. So itatacking din natin ito. So mamaya natin to ipa-final weld mga boss pagkatapos na nalagyan natin ng hulog at saka na level bar natin. Saka na natin ipa-final weld. Bali ang sukat nga pala sa ating angle bar na ginawang steps mga boss ay 1.5 inches. Kalimutan ko yung sukat. Next ito sa pinaka manipis mga boss. Yung next sa pinaka manipis. Kung di ako nagkakamali, yung pinaka nipis ay 1/8 yung sukat. So yan mga boss, hindi ko na videohan mga boss. Bali gumawa nga pala tayo ng butas mga boss. Bali yung butas nito ay 5x5 inches mga boss. Binuhos natin dyan mga boss is yung pure cemento mga boss. So yan, yung dalawang side mga boss ay nasa level na yan mga boss. So next natin gagawin is gagawa tayo ng poste sa ating railings. Yan. So dito magsisimula yung pinakaunang step mga boss at dito din natin ilalagay yung ating railings. A few moments later. Dito na mga boss, tuyo na yung ating dalawang steps mga boss. Bali yung dalawang steps natin mga boss ay concrete yung ating nilagay. Bali 8.5 inches yung taas ng ating hagdanan mga boss. Yung height niya is 8.5 inches. Bali naka-spiral yung pangalawang steps nito mga boss. A few moments later. So next ay mag-i-install tayo ng tig-iisang steps mga boss. Yung sa landing na side at saka yung sa may poste na side mga boss. So yan yung uunahin natin at susukatin natin yung mga distansya mga boss. Yan, so okay na. So pag okay na mga boss ay ilalagay natin yung support sa lalim. So bali yung next is magsusukat muna tayo. Susukatin natin yung distansya natin mga boss. Bali angle bar din yung gagamitin natin ito boss. Ayan mga boss, na-install natin yung angle bar mga boss. So bali yung ginawa nating support sa ilalim mga boss na angle bar ay yung sukat niyan ay 2 inches. So yan mga boss, i-weld na natin. So yan mga boss, nabot na tayo ng
Gabi mga boss, apat lang naman na railings yung ating ilalagay. Itutuloy natin yung paggawa ng railings mga boss. So bali yung gamit nating railings mga boss ay 1 inch na tubular mga boss. Yan, so 1 inch na tubular yung gamit natin and 1.5 din yung kapal nito mga boss. So bali iba yung ginamit nating welding rod dito mga boss pag nagtitira tayo pag nagwe-weld tayo ng tubular mga boss. So bali yung 1.5 mm na welding rod yung ginamit natin mga boss. At yung ginawa nating parang ay mga boss, yung nasa gitna mga boss, yung design niya ay square tube square bar na 10 mm. So yan mga boss, tapos na yan natin na-weld mga boss at nag-grind na rin natin yan lahat mga boss. So bali yung next natin gagawin mga boss is yung nag-grind natin mga boss ay tatapalan natin ng body pillar mga boss kasi hindi kasi tayo expert sa pag-weld. So kaya magtatapal tayo ng body pillar kasi marami kasi ang butas, may maliliit kasi na butas mga boss na nagawa ko at yung pagka weld mga boss ay makakapal. So next natin gagawin is yung maglalagay tayo ng support na bakal sa ating mga steps. A few moments later. Bali ito yung magsisilbing support mga boss kasi magbubuhusan kasi natin ito ng simento mga boss. So bali yung gamit nating bakal mga boss ay 8 mm na bakal. Ganyan. At saka dahil wala pa tayong materialis na simento mga boss at saka buhangin, siguro sa part 2 na lang natin ito bubuhusan at kasama na yung landing papunta doon sa second floor mga boss. Bari recap lang tayo sa ating sukat mga boss. Bali yung distansya ng ating bakal na support mga boss ay 3.5 inches mga boss. At yung bukan ng ating hagdanan ay 29.5 inches mga boss. Yan. At yung dito naman mga boss ay 10 inches. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood. So sa part 2 mga boss ay yung i-upload ko ay yung paglalagay ng concrete sa mga steps at saka yung hagdan kasali na yung hagdanan papunta doon sa second floor. Yung mula doon sa landing papunta sa second floor. So maraming salamat sa panonood.